Welcome to Maestro Mo YouTube channel. Manood, makinig, at matuto. Magandang araw. Kumusta ka? Alam kong handang-handa ka na sa ating aralin. Ang asignatura natin ngayon ay edukasyon sa pagpapakatao para sa ikalawang baitang, Quarter 2, Week 5. Kasanayan, nakagagamit ng magalang na pananalita sa kapwa-bata, nakapagpapakita ng iba't ibang magalang na pagkilos sa kaklase o kapwa-bata at nakatatanda. Pero bago muna ang lahat, sagutan muna ang paunang pagsubok. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, magbigay ng mga magagalang na mga pananalita na ginagamit ninyo sa inyong tahanan at paaralan. Pangalawa, dapat ba tayong gumamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa ating kapwa? Para sa ating baliktanaw, bilugan ang larawan na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. Narito ang mga tamang sagot. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Sa ating aralin ngayon ay malalaman ninyo ang mga iba't ibang magagalang na pananalita na ginagamit sa pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga nakakatanda, upang maipakita ang pagiging isang magalang na bata. Narito ang mga magagalang na pananalita. Magandang umaga po. Ikaw ba ay nagsasabi din ng magandang umaga po? Magandang tanghali po. Mahusay kung ito ay iyong sinasalita. Magandang gabi po. Binabati mo ba ang iyong nanay at tatay ng magandang gabi tuwing gabi? Tuloy po kayo. Pinapatuloy mo ba ng may paggalang ang inyong bisita sa inyong bahay? Kumusta po kayo? Kinukumusta mo rin ba ang kalagayan ng mga mahal mo sa buhay? Maraming salamat po. Dapat tayong magpasalamat sa ating mga natatanggap. Walang anuman po. Ito ay magalang na tugon sa taong nagpapasalamat. Makikiraan po. Ito rin ba ay iyong sinasabi sa tuwing ikaw ay dumadaan sa mga taong nag-uusap? Paalam na po. Ikaw ba ay nagpapaalam din sa iyong nanay at tatay sa tuwing ikaw ay aalis ng bahay? Ginagamit mo ba ang mga magagalang na salita araw-araw? Mahusay! Dahil ito ay tanda ng pagiging magalang na bata. Ngayon ay basahin mo ang isang tula na may pamagat na magalang na pananalita. At pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan na inihanda para sa iyo. Alam kong nagustuhan mo ang tula. Narito ang mga tanong. Una, ano-anong magagalang na salita ang nabanggit sa tula? Pangalawa, ano ang tawag sa batang gumagamit ng ganitong mga salita? Pangatlo, sa iyong palagay, masarap bang pakinggan ang mga magagalang na salita?
Ngayon, bilugan ang letra ng mga upo na may nakasulat na magagalang na salita. Handa ka na bang malaman ang mga tamang sagot? Narito ang mga tamang sagot. Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling! Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paggalang? Bilugan ang bilang ng tamang sagot. Ang larawan ba ay nagpapakita ng paggalang? Mahusay! Ito ay nagpapakita ng paggalang. Ang larawan ba ay nagpapakita ng paggalang? Tama, ang larawan ay hindi nagpapakita ng paggalang. Tandaan, lahat tayo ay dapat maging magalang sa kilos at pananalita. May mga ginagamit tayong salita upang maipakita ang paggalang sa ating kapwa. Ang paggamit ng magagalang na katawagan at mga salita ay tanda ng pagiging magalang. Dapat natin itong gamitin sa pakikipag-usap sa mga namamahala ng ating paaralan. Para sa pag-alam sa natutuhan, lagyan ng puso ang kolom na nagsasabi kung gaano mo kadalas ginagamit ang mga magagalang na salita sa iyong kapwa. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Isulat sapat lang kung tama o mali ang mga pag-uugali na sinasabi sa bawat pangungusap. Para naman sa pagninilay, sumulat ng mga magagalang na pananalita sa loob ng kahon. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muli!